pinatawag namin doon sa may likod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Karma about doon sa kanyang ticket. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. Kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to ibibigay ho natin ang ating mga punto de vista sa mga banat nitong si Sir Ted Failon sa kinasasangkutang iskandalo nitong si Boy Polestar at nitong si Boy Panal na Aso. Ha? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinaka-pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, sa tingin ho natin, sanghayon ho tayo sa mga banat nitong si Sir Ted Failon dito sa video na to. Dapat tigilan na iti... Pero tayo isang ayon, pero okay din naman, wala namang problema yan. Kung gusto nilang paabutin ng 10 years siyang tuwadcom na yan, okay rin naman sa atin yan. No? Lalo lang kung sumisikat ang mga Duterte, eh, ganun ho talaga eh. Pag kung kailan nyo minamaliit yung isang tao, kagaya nitong si Tatay Digong, yung tipong talagang gusto ho nilang ikahon, gusto ho nilang ipakita sa sambayan ng Pilipino na ganyan lang si Digong, wala naman talagang nagawa yan si Digong. Every time ho na minamaliit nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, lalo ho siyang kumikinang, lalo ho siyang tumitingkad, lalo ho siyang nagiging tanyaga, lalo ho siyang nakikilala at lalo ho siyang namimiss ng ating mga kababayan. Palakpakan ho natin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nakita nyo naman ho, dun sa mga nag-comment, kahit dyan sa mga mainstream media, pagka ang kanilang topic at pinag-uusapan, eh, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte na, eh, nag-iiba ang atmosphere, ika nga. No, nag-iiba ho eh. Iba ho talaga ang karisma nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi pa ho yun nakuha nitong si Vice President Sara Duterte. At dito rin ho sa video na to, pasadaan din ho natin ng mabilisan. Siyempre, no, yung continuation, noong nangyaring hearing sa Senado, napakarami pa ho nating hindi natalakay doon sa ano na yon, doon sa hearing na yon. Kaya subukan ho nating pasadahan ng mabilisan. Hindi na ho natin patatagalin to. Medyo mahaba-haba ang video nitong si ano bang pangalan nitong channel na to? Agila ng Bayan, palakpakan ho natin. Mega mega love shoutout kay Agila ng Bayan. Yung mga nagpakulay no sa ating mga nagdaang video, eh isa-shoutout ko na lang ho pagkatapos ng video na to. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ho ako sa inyo. No? Mega-mega love shoutout sa lahat. No, hindi, pasadaan na ho natin ang mabilisan yung mga nagpakulay. Ah. Eto ho, pasadaan na ho natin ang mabilisan. Grabe naman itong si ambisyosa ako. Teka lang ho ha, i-shoutout na ho natin. Medyo malaki-laki ho at saka medyo dadami ho yung isa-shoutout natin sa mga susunod na araw eh. Matatambakan na naman ho tayo. Isa-shoutout na ho natin ngayon. Teka lang ho mga kababayan. Eto ho, shoutout na ho natin mga kababayan. Shoutout dito kaya the Daddy Twin Val. Mega mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pakulay. Palakpakan ho natin. Itong si Sir. Itong si Elmo 700. Thank you ho. Diyan sa 18... AED. Maraming salamat ho. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Teresa Bataga. Ma'am Teresa Bataga, ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay JC at YNY. JC at NY. Gigi Kaparaz. Maraming salamat ho. Mega mega love shoutout. Salamat ho dyan sa $2. Napakalaking tulong ho yan. Mega mega love shoutout din ho dito kay Angie, maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ambisyosa ako. Ambisyosa itong si Madam. Maraming salamat ho dyan sa Norwegian money na yan. Maraming salamat ho ha. Maraming salamat sa 160. Palakpakan ho natin itong si Madam. Gusto niya kong ibalik yung dating host dito. Eh, Madam, pasensya na ho. Pero meron ho akong sa inyo, meron akong sorpresa sa mga susunod na araw. No? Makikita nyo pa rin ho yung mama na yun. No? Kinausap ko na at pumayag ho siya doon sa aking kondisyone sa kanya. Okay na ho. Yung mga naghahanap sa kanya, meron ho akong
Ika nga, meron akong surpresa sa inyo. Ito na mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Masyado na ho tayo nagtatagal dito sa shoutout na to. Anyway, maraming salamat to sa mga nagbibigay kulay dyan sa ating comment section. Mabuhay ho kayo lahat. Isang matikas na saludo galing kay PH Dave. Ito, game. So, nung nakiusap si Colonel Garma. Ito na ho, umpisa na natin, game. Colonel Rihaldo, kasi nga, kaibigan nga daw niya. So, yun nga. Sasagot tayo dito, punto por punto, talagang chachap-chapain ho natin to. Ibibigay ho natin yung ating saloobin sa mga sasabihin nitong si Boy Bulol sa video na to, okay? Boy Bulol, makinig ka sa mga punto de vista ni PH Update, ha? Game. Pinatawag namin dito sa Medicod para at least malaman kung totoo yung mga sinasabi ni Colonel Karma about doon sa kanyang ticket. So, sinabi naman niya na wala siyang alam doon sa reward system. As a matter of fact, Manong Ted, DJ Shen, inibita namin si Rihaldo precisely doon sa General Barayuga case, yung pagpatay kay General Barayuga dahil sa anti-populis ng Mandaluyong. So, unfortunately, nagulat kami nang umapir siya doon sa Senado at sinasabi nila na meron silang bombshell about doon sa amin. At ito pala yung bombshell nila. I think we're not giving so much importance doon sa Rihaldo. But unfortunately, meron siyang mga sinabi na coercion, harassment. Naku, napakalaking bagay nung sinabi ni Rihaldo. Wala akong pakialam kung kanino pa nakaside yung Rihaldo na yan. Ang issue natin dito, kung merong ganyang kalakaran dyan sa tuwad committee, bago nila sinasalang yung mga resource person, pinapatuwad muna nitong si Dan Fernandez at nitong si Atrasabante. Meron mo tayong problema dyan. Kung sakaling pinapatuwad man nila at meron silang pinapakitang kung ano-ano mga papel, kung meron nung silang mga ganyang klaseng kalakaran, anong panghahawakan ng mga ordinaryong manonood na talagang yung mga isinasalang nyo dyan sa tuwad committee, talagang malinis, hindi na bahay na bahiran, na pressure o kung ano pa man, di ba? Well, kung meron kaming ginawang coercion sa kanya, sa karatmen, bakit hindi siya agad ang salita? At nung sinabi namin yun, dahil naka-open na hearing kami. And nakakalungkot yun dahil nga I think nagagamit itong si Colonel Rihaldo. Why? Kasi unang-una, yun ang nga sinasabi ko na namit na namin to before pa lang ng Quadcom na kung saan hindi namin alam kasama siya ni Colonel Garma doon sa meeting na supposedly hindi naman siya kasama dahil may sasabihin nga daw na importante sa amin si Colonel Garma. But yun nga, nangyari na yon at hindi na namin binigyan ng tumi. Nung pansin yung usapan namin dahil sabi niya magsasabi siya ng totoo. But doon nandun na si Colonel Rihaldo na bago na lahat. So, ngayon, nangyari na to, I think meron talagang behind kay Colonel Rihaldo. Unfortunately, the venue doon sa atin pong sa Senado, it was... Fact number one, ano yung mga nailatag natin dito? Totoo na kinausap nyo itong si Rihaldo. Yun pa lang ho, doon sa inamin nyo na talagang kinausap nyo siya, meron na ho tayong problema doon. Yun pa lang, problemado na ho yun. Sa totoo lang ha, Congressman Bulol, makinig ka. Yun pa lang na kinausap nyo kayo yung mga co-chairperson dyan sa tuwad committee. Ano ho yung business nyo para kausapin yung isang resource person at ipakiusap itong mga abogado nitong si Rowena Garma para yung mga statement nila magtugma-tugma ika nga. Diba? Ito, yun pa lang ho, meron tayong problema. Hayaan nyo silang mag-usap-usap. Sinabi nitong si Rowena Garma, classmate ko to, dapat kausapin to, kesyo ganito. Meron ho tayong problema doon na congressman, Dan Fernandez. Pwede nyo naman sabihin kay Garma, kausapin nyo, hindi kami pwede dyan, baka mabahiran, malinis kami dito. Alam nyo naman, we're just here to ferret out the truth. It was huge, para to discredit the Quadcom and my person. So, para lang mas klaro, kasi ang sabi niya, na siya... Alam niyo mga kababayan, kaya tayo dito sa PH Update, di tayo masyadong nagpapabigo eh. Baka sa sobrang kagaya ni Dan Fernandez, lagi nagpapabibo. Yan tuloy na pala, di ba? Kaya mas mainam ng... Alma! Relax lang! Okay? Daw po'y pinagsisinungaling ninyo. Ano ba, paano ho niyo ba na-handle yung pakikipag-usap sa kanya dito po sa supposed to be nga pag-corroborate sa statement ni Garma? Briefly lang yun kasi sinabi lang ni Colonel Garma may alam si Colonel Rihaldo about the payment system. So yun lang pinakita namin. Sabi namin may alam ka ba dito about yung sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Wala ko kami alam dyan, yun ang sabi niya. So hindi na kami nag-pursue. Kasi nga kami betting kasi binibet natin yan kung talagang totoo yung sinasabi. So yun sa mga betting yan si Colonel Rihaldo. But,
Ah, so, yung mga pinagsasalita dyan sa tuwad committee, eh, binibet muna nila. Chine-check muna kung totoo sinasabi kasi pagka hindi magkukorroborate kay Garma yan, hindi yan pagsasalitain. Hindi yan magkukorroborate eh. Hindi yan tutugma dun sa mga sworn affidavit yung iniyakan ni Garma eh. Kaya dapat magdumaan muna sa napakatinding vetting process yung mga magsasalita dyan sa tuwad committee. But unfortunately, sinabi niya wala siyang alam. So, we stop like that. Opo. So, yan po ang inyong pahayag dito po sa sinasabi nga ni Grijaldo. Si Grijaldo ho ba ay iimbitahan pa ninyo sa next hearing ninyo? Yes, oo, iimbitahan namin siya. Kasi nga hindi pa nga tapos yung interview kay Barayuga eh. Mm-hmm. At doon siya involved dahil tipo police siya noon. Tapos we are trying to find out yung mga report tungkol doon sa investigasyon mm-hmm. nung pagkamatay mm-hmm. sa Mandaluyong na kung saan siya ang tipo police. Yun ang issue niya eh. Mm-hmm. Kaya nga nagtataka kami dahil nga hindi naman napapag-usapan na siya doon sa Kongreso. Then suddenly andun siya para, well, basically, tirain yung Quadcom. Opo. So ito hong si Grijaldo, kaya nga din po ito nabanggit ano po kung ate magugunita dahil sa kwento po ni Garma nung una, kaya sa Mandaluyong daw mismo may instruction. Sino nagsabi noon na dapat mangyari yung krimen, mawalang galang lang po sa pamilya ng biktima, sa Mandaluyong kasi yung chief of police dito kabatch ko. Di po ganun ang kwento? Parang may ganun, pero hindi ko masyado exactly ma-remember. No? Uh-huh. But, yan ang problema sa'yo. Daiga pa nitong si Manong Ted. Si Manong Ted, talagang sa ulado niya lahat ng kaganapan dyan sa Tuwadcom. Ha, talagang grabe no, tinatawag yung committee nyo na Tuwad Committee. Kasi ang dating lahat ng humaharap dyan, kailangan humunang tumuwad dyan sa mga chairperson eh. Diba? Yun ho kasi mga ganong klaseng bagay. Eh, hindi ho nila mapipigilan yun. Kumbaga, kahit anong pagtatakip ang gawin itong mga individual na to, doon sa kanilang mga ginawang kalokohan. Lalabas at lalabas yan. Yung kay Rui Nagarma, hindi pa ngayon, pero lalabas at lalabas yan. At kung sakaling lumabas yan, eh nako, may kalalagyan itong si Bulol at itong si Banal na Aso. Ang pagkakaalam ko, si Colonel Grijaldo from Region 7, I think, na-transfer siya dyan sa Mandaluyong. And then, yung assassination kay General Barayuga happened. Okay, sige po. So, kailan po ang inyong next hearing po, Congressman Dan? At ano po specific ang topic ito kasi na Quadcom po kayo? November 6, Manong, EJK, saka, dangerous drug. Mm-hmm. Dangerous drug. Medyo matagal-tagal to ah. November 6 pa ho. Hindi pa pwedeng bukas na bago mag-ano, November 1. Try na natin yan. Baka tryin pa ng iba. Diba? Ano na, game na tayo. Ito si Grijaldo. Sir, ha? Mag-ano ka muna, mag-sick leave ka muna. Kaya paternity leave ka muna kung sakaling... Sabi mo, nanganak yung misis mo, kung ano pa man yan. Pero huwag ang dumalo dyan sa Tuwadcom. Sigurado, parang nakikita ko na itong si Atras Abante. Yung baba niya, medyo nanginginig-nginig pa yan pagkapagsasabihan ka. Yang si Paduano, magtatumbling sa gitna yan, sigurado. Then, 100%, yun ang magiging senaryo sa susunod na Tuwad Committee hearing. Itong yung mga chairperson ng iba't ibang mga committee na yan, sabay-sabay ho silang tatayo at tutuwad. Saka I think yan yung kilala Jimmy Guban mm-hmm. and then yung Pogo as well about doon sa immigration paano nakapasok yung mga Pogo na to. Okay. Congressman, ano po ang inyong assessment po? Kayo ba'y nanood kahapon? Kung nanood po kayo, gaano kahaba na panood po ninyo at anong parte ho ng hearing? Napanood ko yung tungkol doon sa DDS na binanggit niya na nagtayo siya ng sariling DDS tapos yung in-encourage yung mga Walang binabanggit na DDS, Brad. Hindi nga binanggit ni isang beses, hindi ko narinig na binanggit ni Tatay Digsan DDS na yan. Kayo, pagka naririnig nyo yung DDS, medyo kinikilig-kilig kayo eh. Kasi alam nyo, pagka nandito kami, merong magko-content sa inyo. Kaso ang problema, pagka kinokontent namin kayo, para kayong si Trillanes. Lahat ng nagko-comment sa baba, kulang na lang eh. Kung pwede lang kayong duraan, duduraan kayo eh. Di ba? Hindi. Hindi, pasintabi ho sa mga nagmimirienda habang pinapanood ito. Kumakain, naghahapunan, nag-aalmusal, nagtatanghalian na. Pasintabi ho, nangingi ako ng dispensa sa inyo. Pero yung mga kababayan natin, kung pwede lang, di ba? Itong mga individual na to, talagang babanatan nila to. Duraan nila sa mukha eh. Kasi ang bababoy ho nila, kakausapin mo, source person, how dare you, Brad? Bakit nyo ginagawa yung kababuyan na yan? Wala na ho ba talaga? Kailangan talaga gawin nyo yan kay Grijaldo, gano'n? No, yung mga kapulitan na encourage nila yung mga criminals to
to fight back. Medyo shocking sa akin yun eh. Medyo nasak ako doon eh. Na ito yung paraan para ma-neutralize sila. Oo, okay lang yun. Ayaan nyo lumaban yung mga kriminal para maubos na. Eh, kaming mga mababait na individual eh, natatakot kami paggabi. Oo. Ikaw ba? Ay, sa bagay, yung mga anak mo o yung mga kamag-anak mo, meron nga palang mga service. Kaya magaganda yung sasakyan. May mga, di ba, hindi basta-basta malalapitan. No? Anak yan ni Congressman, di ba? Pero kaming mga, ano, ordinaryong Pilipino, takot kami sa karsada. Kasi commute-commute kami. Di ba? Pero kayo, eh, gaganda ng mga chikot nyo. O, tapos, ano pa, mga tawag dito, mga naka-bulletproof pa yan. Oh, kaya ang yayabang yung protektahan ng kapakanan nitong mga kriminal na to. Ako, I encourage you. Ika nga ni Tatay Digong, lahat ng mga masasamang elemento, pag matitiklo na kayo, lumabang kayo. Hablutin nyo kung mamahahablut kayo. Para once and for all, matapos na yung istorya nyo sa daigding na to. Kasi lahat tayo binigyan ng pagkakataon. Choice natin ang lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Choice natin maging masama, choice natin maging mabuti, choice natin maging pogi. Lahat yan, choice natin yan. Oh, di ba? Ngayon, kung ang pinili mo maging masama, choice mo yon. Kung magugurgur ka, naku, walang problem, choice mo yon eh. Ganun lang naman ang buhay. Diretso lang, wag nating ito kasi mahilig magliko-liko itong mga to. Kasi yung karapatan daw ng mga kriminal. Anak, kriminal yun eh. Ako, I encourage them to fight back. Ha? Hablot, kuha, laban, makipagkurutan, makipagsampalan. Lumaban kayo pag may matitiklo na kayo para matapos ng paghahasik nyo ng lagim sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi sila ng mga kapulitan. So, basically, kung titignan mo, merong ano, may infusion eh. May infusion yung encouragement ng mga police na para to fight back. Mm-hmm. And isa pa, yung mga taking ano, mga bad words, well, I think we have passed through that era eh. Mm-hmm. Yung mga pagmamura, and we want to put back the moral decency, you know, on the public officials, no? O yun, palakpakan natin, moral decency daw. Yan ang nga ba sinasabi ko. Wag mo akong paandaran, Dan Fernandez, ha? Moral decency, walang humpay na pamibigay ng ayuda. Moral decency, hindi nagmumura pero liquidation by certification. Moral decency, hindi nagmumura pero yung 5,500 flood control nawawala. Moral decency, yung mga ordinaryong Pilipino takot lumabas sa karsada. Moral decency, nagkalat ang illegal na droga sa karsada. Doon na ako sa nagmumura, lang yaka. Kay Tatay Digong na ako. Ibalik daw yung moral decency. Sabi ko naman sa'yo, magbabackfire lahat ng sinasabi mo dito sa interview na to. Sino ang pipiliin nyo? Etong mamang palamura, talagang pagkayan, medyo hindi magandang kondisyon, talagang mabibira ka na mabibigat na mura niya. O dito sa napaka-disente, pagka nakataligod naman, sumisinghot pala ng pulburot. Itong palamura, walang malalang baha. Yung mga flood control, may krudo, talagang gumagana, hindi nasisira. Etong isa na to, hindi nagmumura, pero sa likod ng camera, pagka nasa kwarto na lang sa Malacanang, sumisinghot ng pulburon. Sakit nun. Lalo na yung may pinitig pa. Magdudugudugo ilong niya doon, sigurado. During that time, talagang naging parang andating natin lahat, ganun eh. But of course, sabi nga, kapag a leader ka, everybody will follow, di ba? But this time, I think marami nanonood ng mga Gen Z ng mga kabataan and they are talagang agas no sa mga ganung klase ng mga words. And ako speaking of Gen Z, mahulog yung kubyertos, ang nahulog yung kubyertos. Nahulog ang cellphone, ng cellphone ko nahulog. Meron laging tang, meron lagi silang ganung word na sinasabi. Yung pagmumura ho, tayo hindi lang ho tayo nasanay. Pero tayo, kung doon nyo na-express yung inyong mga saloobin, putrage, sabihin nyo, by all means, magmura kayo, wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba yung pagpapalaki sa atin. Ako, hindi lang ako sanay. Pero pagkagalit, mapapamura ko tayo. Pero yung ordinaryong reaction video lang, hindi ko tayo basta-basta nakakabitaw ng mga ganun salita. Kaya ko naman i-express yung mga nararamdaman ko kahit na sobrang frustrated na tayo sa mga salitang pwede nating sabihin, maliban sa mura.
By all means, sa mga Gen Z, nahulog yung cellphone. Tangin na nahulog yung cellphone ko. Nahulog yung kubyertos. Tangin na nahulog yung kubyertos. Babatiin ka lang. Tangin na parin, tagal na natin di nakita. Normal ho yan. Huwag kayong magpaka-hipokrito. Para naman kayong tanga. Personally, kapag nangyari sa Kongreso yan, I will move to strike that out in the record of the Congress. Kasi nga, mababasa yan ng mga kabataan sa mga susunod na talinahin. Congressman, kahapon po sumipot si... Mababasa daw ng susunod na generasyon. Hindi pa nga nababasa, ginagawa na, anak ng tokwa. Loko-loko ka ba? Punta ka sa daan. Babatiin ngayon. Tangin na parang, kumusta ka na? Tagal na natin, di nakikita. Tangin na parang, pumapit ka. Tangin na parang, bago sakyan mo ha. Si Muking, si Ma'am Irmina Espino. Kumusta po ang iyong imbitasyon sa kanya? Pero kahapon po in the Senate, siya po'y sumipot doon at pinagsalita. Yes. Kung sumipot siya doon, dapat sumipot din siya sa amin. Kasi very important siya. Dahil nga siya yung sinanggalingan ng pera papunta kay Peter Parungo. Hindi nga yan tumatanggap ng pera. Loko-loko ka talaga. Ni minsan, hindi raw tumanggap ng pera yan si Muking. Scheduling lang sila. Kumbaga sila umaayos ng schedule ni Tatay Digong nitong si Senator Bongo. Ito talaga si Mamang... Ito talaga si Boldstar, oh. Ano, lalabas mo pototoy mo, ganon. Manya ka, oh. Next hearing, labas mo si Junior para talagang makita yung pagiging bold. At yung Peter Tungo, hanggang ngayon, hinahanap yan dahil yung sinasabi, doon dumadaan yung pera. And we need to find out yung kanyang mga accounts sa Petrobank, PS Bank, saka BPI na binanggit niya. No? Kasi kailangan natin corroborate sa sinabi ni PM Garma. No? Naniniwala tayo. Oo, kailangan corroborate yan. Hindi pa 100% because we need to find out yung collaboration. Yung pong pagharap ng mga tumistigo po sa inyo, gaya po ni Garma, itong si Leonardo, at may isa pa silang hinahanap. Eh, no? Yeah, po. At sinasabi nga na dapat humarap din sa Senado. At kahapon po kasi, ang dating lang sa akin bilang nanonood po, pangkaroon na yung mamaya na may mga ayaw kayong payagan na humarap sa kanila. Parang ganun po ang dating. Ano po yung reaction doon? Correct. Well, ang mga nakita-kita, nadilig ko lamang, no? Si Garma, si Leonardo. Si Garma kasi matagal na niyang kinocomplain yung kanyang ano eh. Mm. Yung kanyang ito pajal, sabi lahi daw nila yon eh. Mm-hmm. So, hindi daw makalunok, sabi ng doktor namin, pagkain. That's the reason why pinayagan yun noong pa. So ngayon, naka-schedule daw siya ng, I think dapat Sunday or Monday. Of course, they can invite her naman anytime. Yun naman kay Jimmy Cubana sinasabi. Hindi ko alam that he was invited. Okay. But if he was invited, then wala naman reason para hindi siya pakitin. Opo, Congressman Dan, ang dating po sa iba, ano po, na yung hearing kahapon ay parang... pabulaanan ano ang mga lumabas na informasyon sa hearing po na ginagawa ninyo. Ganun ba rin po ang inyo pong pananaw dito gaya po ng sinasabi ng iba? Ano po yung hearing kahapon basically po ano po ay para pabulaanan no yung mga informasyon na lumabas sa inyong hearing. Opo, ganun po. Opo, ganun po ang direksyon sa pananaw ng iba ha, ang direksyon na naging hearing kahapon. Ano po inyong take doon? Yun, kasi nga, kaya nga sinasabi namin kapag akusado ka or you are being accused of something, mahirap na talagang maging part ka ng investigation. Para kasing member ka ng jury and at the same time, ikaw ay akusado, I think it will not work out. And that's the reason why ganun na nangyari doon sa Senate. But it's their own rules eh. It's their own procedure and we cannot go against it. Pero ang sabi ho naman ng iba, kayo naman dyan sa House, yun din naman ang inyong agenda. Opo, na talagang dikdikin ang dating Pangulong Duterte kasama po ang kanyang mga kaalyado dito nga po sa issue on EJK. Ano po ang inyong take doon? Oh, see? Maging yung mga kababayan nating nagkukomento dito kay Manong Ted Pailon. Ano kasi, hindi ho natin pwedeng sabihin na we're just here to ferret out the truth in aid of legislation para hindi na maulit. Alin hindi na maulit yung pag-upo ng isang Duterte sa Malacanang? Naku, yariho tayo dyan. Magkakaalaman at magkakaalaman, malalaman at malalaman ang sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang pakay ng mga walang yang congressman to dyan sa kanilang tuwad committee na yan sa House of Representatives. Yun ang ate sigurado dito. Loy. Ano naman po sa amin kung yung mga nababalitaan natin dati, mga tismis about sa mga patayan, bayaran, na may nagsalita, we have to pursue. Wherever it takes us, as long as there are people na nagsasalita and nagko-corroborate. Remember, ang nagsalita ang una dito yung mga PPL. Kasi sinabi nila may binayaran sila ng tigil 1 million. Nakakumpay yung 1 million, 3 million yun. Tapos it was corroborated by Warden Padilla, nila Jimmy Portaleza. Tapos kinorroborate na yun Teka lang, lahat ng binanggit mo na yun, si Portaleza, Padilla, lahat yun nangangatugang tuhot pagka kinakausap nyo.
tayo, minsan hindi na natin kinokontent kasi nauumay ho tayo sa mga kasinungalingan nitong mga ano. Pero next ano, next sa Tuwad Committee, susubaybayan ho talaga natin yan. Kung pwede ho nating i-live commentary yan, ilalive ho natin para ano, para mabigay ho natin yung ating mga punto de vista. Ni Colonel Karma, any Commissioner na Leonardo. Mm-hmm. So basically, dumidiretso eh. Ngayon, kung ang sinasabi nila is something that medyo may politika, I think it's not eh. Kasi nga, yung ating mga biktima din dito, at ang dami pala, hindi pala 7,000, running around 20,000. Kaya, yun ang nakakabahala sa atin. Opo. Congressman, ito po. Kasi may mga nagpapanukala ng Truth Commission dito sa nangyari pong madugong war on drugs, no? May mga ganun. Pero ngayon po, 20 kapulungan ng Kongreso is exerting effort and consuming too much time, no? Opo, sa gobyerno, sa hearing na ito sa iisang subject matter. Meron pong pananaw na pwede bang itigil nyo na pareho ito? Ipaubaya, wag na sa komisyon kasi panibagong gasta yan, sa DOJ na mismo. Para po ang DOJ, mangarap na po ng informasyon at kung matibay, isang panaang kaso. After all, yan din ang challenge po ng dating presidente. Kasuhan nyo na ako. What do you think? Tama yun. Kasi nga, kung matatanda mo yung ating pungun. Kasi, ibibida. Ano naman yung... Sinasabi dito, itigil na, tapusin na. Kumbaga, ano ba yun? Tawag doon, adjourn na? O ang tawag doon? Terminate? Terminate na yan! Oh. Diba, i-terminate nyo na yung hearing-hearing ngayon. Ibigay nyo na sa DOJ. Eh, kaso hindi yun ang script. Hindi yun ang just stick to the plan. Ang plano, patagalin yan hanggat pwedeng patagalin. Kung nang partial report, no? Mm-hmm. Sayang yung budget eh. Sa Solicitor General, yung preservation asset ng mga companies na na hindi naman mga Pilipino. Ilan na namin yung ginawa na po namin yan. Mm-hmm. And secondly, ito na, susunod na po natin yung tinatawag po natin mga report, no? Mga partial report din about our recommendation. And now, we're about to, ako, tingin ko, no? Kasi, persado kayo ngayon. Sa kampanyahan, eh. So, basically, talaga kailangan natin tapusin. Okay. Persado ho sila ngayon na itigil na yung kabalbalan nila dyan sa House of Representatives. Ibang klase talaga. Ito pong pag-ihir natin. Okay, sige po. So, sa panghuli po, Congressman Dan, ano ang inyong mensahe dito po kay Colonel Hector Grijaldo? Kung sakasakali po na nakikinig ngayon po sa amin pong programa o kaya po yung maaari niya mapakinggan itong mensaheng ito. Well, ako sa akin, ang sa akin lang, huwag na siya magpabida kasi hindi naman siya. Well, nakakalungkot lamang na interesasyon ng gano'n, ng coercion, ng harassment. Kailangan i-prove niya yan. I-prove niya yan. At of course, we will take action on that. I heard na, hindi ko alam kasi, pero parang balita ko, na-suspend siya eh. And I have to check it out. Kung na-suspend siya, this way para maka-get even sa amin, huwag naman sana. Kasi meron mga namatay na tao dito, ang dami. Kaya, I hope yun lang ang tingnan niya. Ayun na nga mga kababayan, commentary ako kayo dyan sa mga punto de vista na yan. Itong si Dan Fernandez. Lipat po tayo dito. Ito hindi ho natin napanood dito eh. Yung pagtatanong ni Senator Bato de la Rosa dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin ho natin. Senator de la Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo, Dan, makinig ka, Dan, ha? Kayo mga polis na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga polis na ito na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung polis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal lang ko ng tao, sinaligan yung tastil ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full-time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung miro siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam nangyari, inoporitan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya, barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok, ang masakit pa nga, Mr. Chair,
yung mga SWAT na, na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center. Grabe hanggang na. Sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng police na, yung SWAT na nag-assault, sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko? Kumari ko pa yon. Ang hirap i-explain, sir. Patayin na yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling na bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni Presidente Duterte sa Mantero Palisina, papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin. Grabe kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga nagumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, ang mahirap kasi pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City. Dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Correct. Pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi na papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos ganun gagawin mo. I-salvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. Bali. Walang, ako naniniwala ako, walang pulis na nasa matinong kaisipan ang gagawa. Doon sa mga aligasyon na dito sa mga professional yan eh. Ano nila yan? Kumbaga, pero naniniwala tayo, merong mga scalawag. Merong mga ninja cops kung tawagin, no? Yung yung tinutukoy nitong si Senator Bato, yung girlfriend nila, talaga hong yung pag-ibig na yan, pagka hindi nyo na ano yan, ika nga, hindi nyo na alam ang pag-handle yan. Ako, lalamunin kayo ng pag-ibig, no? Yung girlfriend niya, nagbato, nagbato na rin siya. Ayun, yariho. Tiklo siya na ngayon bato na siya. May pinag-aralan ng pulis eh. May pinag-aralan yan. Kahit na sabihin pa ni Presidente na barilin mo diretso, ha? Sumisingot tayo, ha? Sumisingot ho tayo dahil hindi tayo nagpupulburon. Malamig lang ho sa pwesto natin. Kaya parang sinisipon tayo. Nahawa ho tayo nito si Queso. Di ba si Jesus Cordero kanina nung isang video natin, yun, kakalapit kong ganyan sa kanya, nahawa na ako. Barilin mo diretso. Hindi susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at asong hindi. Kaya palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa cywar. Magaling siya sa cywar, magaling. Pang-iintriga hanggang yung mga criminal mismo magbabarilan sila-sila na lang mismo at yun ang ginawa niyang double squad, yung mga criminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. Correct. At wala nang trabaho yung police. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame, time period nung anong year? Sige lang, mag-research na tayo. Ipag-research na ako kung anong year yun. Mag-research ko. Mr. President, one last question for me. I don't know yung mga colleagues ko, pero pa. Meron pong footages kasi na, katulad ng sinabi ko kanina, yung sabi mo kung na pwede kayong ma-misinterpret na in-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kung manlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na drugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa, pwede nyo sabihin na pasok sa inyong sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis. Wala ko pa ano natin. Akala nyo, ha? Akala nyo, makakaisa kayo sa akin. Hindi kayo makakaisa sa akin, sabi ni tatay ko. Hindi, ito na. Dalaw. Kung may pinatay siya, tapos sabihin niya, sir, saan yung sinabi mong reward? Mumurahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay? Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal.
Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag gigili. Ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Saludo kay Dati. Saludo. Just to add to the statement, say, President Duterte, yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Sci-wire nga siya. Sci-wire kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas, hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Odicta, saan nagpunta? Odicta. Pumunta dito sa Manila. Yung pangalan na yun. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin yung si President Duterte kung binigay ba niya yan kung may namatay. Hindi, kasi... Pero ang alam ko, pangtakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Kaya... Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi na magbigay ako bounty. Ikaw yung criminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko. 50,000, sigurado mahulihan. Kung sabihin mo lang 50,000, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin, either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sabihin ko, sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro na dumaan ng tipong pulis yan. Alam nila yan. Ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naahawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan yan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, ayan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pagkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Palakpakan ho natin si Tatay. Di ko nga sarap. Ang ganda ng mga litanya niya na yun. Okay na sa akin yung medyo mabulaklak ang bunga nga, pero yung mga kriminal, takot. Eh, kaya siya naman yung di nagmumura. Pero di ba, pagkatalikod na yung sumisinghot ng pulpuron. Takot. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo ang pulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako.
Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate... Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin wawakasan ng ating reaction video. Sa mga magpapakulay dito sa video na to, sa mga nag-subscribe, nag-comment, nag-like, at kung ano mang ginawa nyo dito sa video na to, okay lang, i-download nyo, re-upload nyo, gawin nyo na reaction, walang problema sa atin yan. No? Ini-encourage ko pa ho kayo para mas maraming makapanood sa mga ginagawa nating reaction video. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.